Hello fellows, you are all welcome to my YouTube channel. Kumusta kayong lahat? Salamat dahil nasa pang-8 vlog na tayo. Yay! But for this vlog, ang makikilala nating Librarian ay connected siya sa isa sa mga pinaka-busy institution ngayong panahon ng pandemic. Siya po ay walang iba kundi si Miss Maricel Paya. So, ayun, huwag na natin patagalin. Huwag na by away. Here. Let's go. Hello, Miss Maricel! Kamusta? Hi! Kamusta? Okay naman! Welcome to my vlog, The Vlogger Librarian. Ito ako, edition. So, thank you so much at in-invite mo ako dito. Oo, salamat din. Dahil sabi, first time dating mag-meet ngayon virtually. Oo, kasi ni-refer lang po ulit sa akin si Miss Maricel Paya ng aking kaibigan na si Clarissa. Dami siyang connection. At para mas makilala natin siya, please introduce more yourself. Okay, sige. Hello everyone! So, ako si Maricel Paya. Ako ay graduate ng Bachelor of Librarian Education Science. Ako ngayon ay ex-officio ng PNU Visaya. So, ito yung association ng mga graduates ng Library Science sa PNU. And sa ngayon, ako ay nagtatrabaho sa Knowledge Management and Information Technology Service and ng Department of Health Central Office. So, ang pinakang functions ko ngayon is kami yung team namin yung nag-handle ng portal management unit, which is kasama doon yung DOH websites and internet and iba pang mga website ng DOH. So, yun! O, oh, diba? Kaya yes, connected ko sa DOH at talaga namang napaka-busy niya ngayon. Pero bago ka magkwento sa work mo ngayon, gusto ko muna namin malaman kung bakit Library Science yung kinuha mong course. Paano ka napunta sa LIS? Yung sister ko kasi, graduate din siya ng Library Science. Actually, dalawa yung sisters ko na librarian. So, dalawa sila. Oh. Ayun, tatlo na kami. Parang gano'n. Sabi niya sa akin, sige, try mo sa PNU. Sa PNU kasi, pag first year ka pa lang, parang wala ka pang course. Puro general lang yung mga subjects mo. Tapos, before ka mag-second year, mag-e-exam ka sa tatlong parang courses na pipiliin mo. Balip, di ba parang nakapasa ka na sa admission test pero meron pang isang level ng exam bago ka makapag-major doon. So, nung nagkaroon kasi ng parang mga orientation sa mga courses, ganyan. Tapos, dun sa booth ng Library Science, sabi nila, pag nag-librarian ka, dalawa yung pwede mong maging license. Pwede ka maging license librarian, pwede ka rin maging teacher. So parang yun yung parang isa sa mga nakapagpa-yes sa akin. Oh, kasi para lang din alam nila kung sino ding itry sa PNU. Sa PNU kasi dual course siya, tama? Sure mo kasi Library Science. Mm-hmm. But at the same time, pwede kang kumuha ng licensure exam for teachers kasi may unit sila na. Yes. Oo. Maano kami, may mga subjects kami for education. Since nag-graduate ka, nasa DOH ka. So, first job mo sa DOH? First job ko siya sa DOH. Nung pumasok ako sa DOH, librarian talaga ako. Pero, after ng mga 2016 ata yun, in-designate na ako dun sa portal management, which is yung website management. Paano mo na-apply yung pagiging librarian mo sa pagiging information officer mo sa DOH? Kasi sabi mo, di ba, librarian ka dati and then sobrang useful siya actually. Yung mga skill na natutunan ko as LIS student. Oo, kasi pinakang core function kasi namin is to maintain the website and the intranet. So, kailangan ma-ensure namin na updated yung content niya, yung
information na nandun, tama, and syempre, kailangan accessible siya. So, yung mga skills na natutunan ko as LIS students, yung pag-i-index, ina-abstract ko siya, parang ganon. So, binibigyan ko siya ng konting summary, parang ganon. So, di ba meron din naman tayong management na subject? So, since nag-handle ako ng team, yung end ng ano ng section, so nagagamit ko rin yung management skills na natutunan, di ba? Ngayon na information driven at saka technology driven na yung society natin, kailangan lagi tayong updated kasi tayo yung information provider saka information managers. Oo. Napakahalaga nung natakel mo yung technical aspect and at the same time, may management aspect din ang pagiging librarian or information officer like sa job mo ngayon, no? Hello, I can't hear you na. Nakahalaga. Ayan. Nag-shopee ka, nag-shopee. Ah, talaga? Ikaw din. Ano ba naman tong ano? Hello? A little longer than a few minutes later. Kumusta ka naman ngayon sa work mo, Maricel? Dahil sa pandemic. Apektado ba kayo? Nararamdaman niyo ba yung pressure? Kumusta? Honestly, nakakapagod talaga siya. Kasi, syempre, nung nagkaroon ng pandemic, sumabay din kami sa kanya para syempre kailangan ma-inform natin yung mga tao kung ano yung updates. Isa sa pinaka-official kasi na platform to communicate, diba, is the website. So ayun, umabot kami minsan ng sobrang gabing-gabi na naghihintay pa kami ng content to publish. Kasi hindi mo alam kung anong oras lalabas yung update eh, kasi nga evolving yung situation. Pero feeling siya pag nakikita namin yung stats ng views ng website, nakikita namin may merong times na maabot siya sa million. Kasi ibig sabihin nun, sobrang nagsisik talaga ng information yung mga tao, in-educate din nila yung sarili nila kung ano ba yung situation natin ngayon may COVID-19. So yun, ano, may mahirap, nakakapagod, pero fulfilling talaga siya. Oo, and kudos naman dahil is ang sa case ngayon ni Ms. Maricel bilang information officer and library science graduate, isa siyang frontliner ng Pilipinas, no? Na maiko-consider na frontliner, thank you naman. Dahil dyan may clap-clap ka dito. Thank you. And alam mo, Thank you din sa team namin. Thank you din sa team ko, syempre. Tama. Shout out sa team, di ba? Siguro good platform din to, Ms. Maricel, para i-promote mo kung ano po ba yung website na dapat nilang puntahan. Oo. Syempre, kung gusto niyo po ng mga updated information about COVID-19, syempre, and hindi lang yun yung mga health programs po ng natin sa DOH and yung mga updates, punta na kayo sa doh.gov.ph. Ano kong question, pero no offense naman. I just wanna know on my personal intention. Paano pa may mga ganun kayong nare-receive, lalo na sa Facebook, sa Twitter, na hindi sila naniniwala sa mga information na nire-release? Does it feel? Siyempre, medyo masakit mo. Nakakalungkot kasi siyempre, you're doing your best pa rin talaga for the public. And syempre ang sabi nga namin ng team namin, basta we're doing our job, we're doing the best. Para we sacrifice our time kasi simula nung pandemic, kahit weekend, kahit holiday nagtatrabaho kami, pero syempre hindi naman natin mapipilis lahat ng tao. So basta as a government employee or yung yung take lang namin doon is we're doing our job. And para sa bayan talaga to. So kahit ano man yung maging parang pulso or
kung ano naman yung nararamdaman ng public. Naiintindihan naman namin kasi syempre lahat naman tayo, hindi tayo handa dito sa nangyayari. Sabi ko nga doon sa team ko, but, sa normal days, busy tayo, so what for ngayon? So sobrang nagpapasalamat ako sa kanila. Lagi ko sinasabi na we have to do our job and we have to make sacrifice para din sa bayan. Parang ganun. Pilitin ko na ba? Huy, alam mo, at saka sana maintindihan din ng mga tao na hindi lang naman iisang tao ang nagtatrabaho para makapag-release ng isang information o ng maraming information. Maraming sila. Ay, just to lighten up lang, bakit kailangan piliin ng mga estudyante ang kursong library science? Ayun. So, sabi ko nga kanina, di ba, parang ngayon, information and technology-driven na yung society natin. And may isi-share lang ako na may nabasa ako na yung lolo ko, librarian siya noong 1930s. Yung nanay ko, naging librarian siya noong 70s. Tapos ako, 2006, librarian ako. So, yung tanong ng relevance ng pagiging librarian, parang doon pa sa panahon ng nanay niya na usbong yung computer, yung technology, tinanong ngayon yung relevance. And to date, nandito pa rin yung mga library. So, hindi siya mawawala. Kung gusto nyong, yung para sa mga magka-college, kung gusto nyo ng service-oriented na course and road na course, as in talagang marami kang pwedeng pagkalagyan pag library and information science ka. Kasi we can deal with past, with present and future, di ba? Past, may archiving dyan. So, present, di ba? We can adapt to everything. Parang ganun. So, sabi nga, di ba, dun sa law of librarianship, library is a growing organism. So, it grows every time na babago yung society natin, nag-a-adapt yung mga librarians at nag-a-adapt yung mga information professional. Siguro kailangan lang natin baguhin yung impression, yung kung ano yung tingin ng mga tao sa librarians. Kasi, syempre, traditional pa rin yung naisip nila. Na nice one. Ms. Maricel, what's your most favorite red book? Or may binabasa ka ba ngayon na libro? Nakakapagbasa ka ba? May time ka pa ba? Actually, a friend of mine gave me a book siguro 1 or 2 years ago. And sobrang gusto ko siyang i-recommend sa lahat. Ang title nun, ako nakalimutan ko kung ito nga talaga yung title, yung 5 Love Languages. Oh, 5 Love. Doon sa book na yon, sinasabi niya na may iba't ibang love language yung mga tao. So you have to understand kung ano yung love language ko, kung ano yung love language mo para maging compatible kayo. Hindi lang sa love. Separate pa din sa friendships. Kung hindi niyo pa yon nababasa, try niyo basahin. 5 Love Languages. Tsaka para din ma-identify mo or ma-assess mo sa sarili mo kung ano ba yung love language mo kung hindi mo pa alam yung 5 languages, di ba? Oo. Kasi parang minsan isipin mo, kasi parang sa emotion mo din to, parang arte ko, parang ganun. Tapos pag nabasa mo yung mura na yon, malalaman mo kung bakit ganyan ka and bakit ganun yung kaibigan mo, bakit ganun yung boyfriend mo or yung asawa mo, ganun. Oh, di ba? Napaka na 'yon. Try niyo. Na pag-usapan namin ni Miss Maricel. Kanina nandun lang kami sa cataloging, sa DOH, sa mga bashing. Ngayon nasa love languages na kami. Ganun. Huh? Kasi isa din sa mga skills ng librarian yung interpersonal skills. So kailangan pilatisin mo rin yung mga clients mo. tama naman 'yo. Thank you Miss Maricel for joining me tonight. I had a great catch up and please stay safe. Thank you so much. Marami kaming nakuhang information sa iyo. Stay safe and stay strong, of course. Thank you. Pwede ba ako
mag-promote? Wow! Well, sure! Oo, sige, go! Yun yung nakalimutan natin kanina, go! Oo nga, oo, sige. For librarians and other library professionals, please follow PNU Risaa sa Facebook. Doon po kami nag-post ng mga events and I think may mga incoming events kami for this year. So, mga free webinars for librarians. So, stay tuned. Lagyan natin dito yung Facebook page nila. Have a good night! Bye! Bye-bye. Thank you.